Hello po, good morning po mga kaibigang OFW at yung mga nandito rin po sa Pilipinas, yung mga nasa ibang bansa na mga Pilipino na hindi po OFW. Kamusta na po kayo lahat dyan? Magandang umaga po. Andito po ako sa Resort and Farm ng Prinsesa ng Kusina. Ngayon, meron po akong isi-share sa inyo na isang kakanin na isa sa mga niluluto ng inang ko noong araw pag pinagtitinda kami sa saklaan, yung sugalan ng mga matatanda. Ngayon, ito po isa sa special niya, yung kasaba na gagawin po natin suman na may latik. Ito po ang mga ingredients niya. Ito po yung kasaba, yung kamoting kahoy kung tawagin. Tapos minimixan po niya ng kinukudgod. Kami po taga-kudgod nun eh, may kudgura kami ganun eh. Ngayon, magbe-version naman po ako. Maglalagay po ako ng coconut na kinayod-kayod para lalo pong masarap. Ngayon, meron pong brown sugar, pero hindi po masyadong brown. Ano po ito? Kalahating kilo. Kalahating kilo po ito kasi ayaw po namin ng matamis. Ngayon, imimix po natin siya. Tapos nagagawa po pala ako ng latik. Ito po siya. Yan yung po ang pinaka-special ng inang kunong araw. Lalagyan ng latik yung sumang kasaba natin. Ngayon, habang nagagawa po tayo ng latik, imimix ko na po ito dito. Napakasimple lang po. Magandang pagkakitaan. Ngayon, ni iba, kung gusto nyo, lagyan nyo ng cheese. Kaya alam, masisira na po yung linamnam ng mga coconut. At saka yung latik. Sa latik lang po, bawing-bawi na magdadala na yun. Napakahusi pong gumawa ng inang ko nito nung talaga na uubos ka agad. Yan. Haluan na po natin itong, talaga napakalinamnam. May dalawang buko po ito yung nyog na kinudkod. Isa lang po iyon. Ngayon, ito po yung asukal. Wala akong pang... ngipin ko na lang. Yan. Ayun. Tamang-tama po dito kalahating kilo kasi hindi po maganda yung masyadong matamis. Sumang, sumang kasaba. Suman latik kung tawagin ng nanay ko. Basta sinabi nung araw, meron ka bang suman latik, kasaba na po iyon. Marami po siyang mga kakanin luluto nun, kami tagapagtinda. Uso pa po yung bilao, sunong-sunong namin. Tapos yung basket na yantok. Punta po kami sa saklaan, pasugalan ng yung mga sa tabi ng sinihan nung araw. Ayan, ganito po, imimix lang po natin. Napakasimpleng-simple lang po niyan. Lamasin ko na, hindi na po ako mag-gloves dahil kami naman kakain. Pero kung pantinda po ito, pwede po kayo mag-gloves. Sinisigurado ko naman pong malinis lahat yung mga gamit namin, kamay ko, ganun-ganun. Ayan, ako po. Sarap po nito. Ayan, mimix lang po natin mabuti. At pag naluto po yon, lalagyan na po natin ng latik. At ibabalot na po natin. Ito pa pala yung mga dahon saging. Kinuha namin din sa mga tabi-tabi niyan, sa mga baku-bakuran. May mga saging-saging po kami dito nakakatanim. Ayan, napakasimple. Ang bango-bango. Po yung ating ginagawang latik. Dalawang nyug po ito. Pagka bibili po kayo ng nyug, yung magulang po yung may tubo na ng konti. Kaya maganda. Ayan. Bubo. Dahan-dahan lang po yung ahaluin para buo-buo siya. Maganda. Ayan. Amaya po yan. Maganda na. Magbabalot na tayo ng suman. Lagay na natin si latik. Ito po. Luto na po yung latik natin. Medyo nanikit po yung ilalim. Pero okay lang pa yun. Ganun po gagawin nyo. Babantayan nyo. Pag ganyan, huwag nyo na isasama yung langis. Kasi mainit langis, masusunog. Ganun po ginagawa na nanay ko pag na medyo naluto na. Pero para po sa akin, tama lang yan. Okay. Ito po, naluto na po si latik. Muntik pa po masunog. Kasi nagmamadali po ako, iniiwan ko. At pupunta kami ng baler. Sasama namin. Ayan po, ito na. Ganyan lang po. Na-mix na po natin yung kanina. Depende po sa inyo kung gaano kataba nyo gusto. Napakasarap po nito dahil may kinudkod na tawag dito. Nyug, tapos may coconut string pa. Ayan. Ito po ang latik na pinibidang-bida ko sa inyo. Ganyan po ginagawa na. Pero noon po, tipid-tipid eh. Ganyan ginagawa na nanay ko, magkabilang dulo. Kaya ako, kakagating ko, pag naubos na yun, ito, tinitira ko po rin. Ayan. Pwede po natin siyang daihan.
Ayan. Kung tawagin eh, suman latik. Ayan. Pinakat ko sa pamangking kutong saging. Pansuman ka ako. Ayan. Sinalab niya na sa apoy. Hindi po yan sira o ano, sinasalab sa apoy para po kumunat siya, hindi siya malutong. Yung alam ba, sakala yan, sinasalab niyang ganyan. Tapos pinunas po nasa. Ayan po, sisiksikin niyo po yung dulong ganyan. Tapos ibibend niyo. Ayan, ang pantali, ito rin po. Pwede po yung katawan niya, inaitapon na yung katawan. Ayan. Simple-simple lang. Hindi kayo mamublema sa pantali. Basta po ano, sinalab sa apoy, maano po siya. Makunat. Ayan, isa-isa. Ayan, ganyan lang po yan. Kuha ko na maganda-ganda rin eh. Sample lang ko kayo na. Ayan, yung malaki-laki. Pagka mga pambenta po, maliliit lang gawin nyo kung ininegosyo nyo. Tsaka huwag nyo na lagyan ng coconut na string na ganyan, yung kinayod. Malulugi kayo. Pero kung pepresyohan nyo na maganda, kasi special naman, ayos lang. Tapos, yan, silatik. Pagka po pambenta, dulo-dulo lang din. Ayan. Taba. Busog ka na nito. Yan. Tapos sa dulo po, sisiksik nyo siyang ganun. No? Tansyahin nyo. Ayan. Ayan. Ang kunin ko yung makunat-kunat. Napaka-simple lang. Napakadali. Sa kamuting kaya, napakaraming nagagawa. Pichi-pichi, kasaba cake, tapos may tawag ko yung maruya. Ay, ang sarap po maruya niyan. Piniprito. Lalagyan ng glutinous rice, saka yung ano, minyog din siya. Tapos yan. Yan, simple lang. Hindi magkakatako ng mga pantali. Ito po, tinulungan na po ako ni Mark maglagay. Oh, ayan o. Ito po, last na. Swerte naman ng ano nito, hinawakan ko na, taba-taba niya. Matagal-tagal luto nito, panghuli siya. Ayan po, silatik. Sakto, dalawang nyug. Wala na sayang. Ako nung bata ako, kinukuha ko yung pinakamalaki. Sarap kaya. Ayan, ito hindi masyadong nasalab itong kailangan ingat. Hindi po nasalab ito sa init, kaya malutong yung dahon. Ingat lang. Ayan, malutong pa siya. Last na eh. Sayang naman. Ayan, matali ng matibay-tibay. Para naglalaro ka. Yun. Matibay-tibay. Makunat-kunat. Ayan. Oh, dami po. Ayan, oh. May babaunin kami sa baler ngayon. Naku, yung kape ko lumamig na. Panghuli na to. Ito po. Sasalang na po natin ang pawis ko. Uy. Ganda na steamer nila, oh. Ayan. Sasalang na po natin. Yung agoy. Ano po ito, ha? 20 to 30 minutes. Yung ilalim, pwede ng 20 minutes yan. Kasi mauuna siyang ma-steam. Okay. Ito po, 30 minutos na daw, sabi ni Mark. Ngayon, kasi yung nasa ibabaw po niyan, hindi pa yan luto. Kukunin muna po natin. Gawa ng nanay ko yan, eh, nung araw. Malalaki mga steamang ganun. Yung sa ibabaw, hanguin muna niya para makuha nasa ilalim. Ayan, kasi isang layer lang po ito eh. O di, ayan. Ayan. At nagmamadali na po yung apo ko. Ayun o, pupunta kami ng baler.
anak po ng kapatid ko yun. Kaya apo ko na siya. Ang aking apo. Teka. Ito po, hanguin natin yung nasa ilalim. Ayan. Ayan, malambot na nga siya. Ayan. 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 Naglaway-laway na siya. Ngayon, ibabalik ko po yun. Ayan. Ito pala, uunahin ko sayang. Yung init niya, sa ilalim na lang to ibabaw na yun dahil maluluto na siya hanggang sa ito maluto. Ayan. Sayang yung ano po eh. Ayan. Ganun lang po naman yan. Ayan. Nako, habang nagtatagal po ito, napakasarap. Lalagay nyo lang sa rep. Pwedeng merienda, pwedeng almusal. Napakasarap po. Ayan. Ngayon, babalik natin siya. Pa-in-in. Eka nga, kumbaga, in-in. Luto na rin niya. Kaya lang, baka may ubod-ubod pa. Parang bigas. Eh, wala naman pong rice cooker noong araw. Papatayin yung apo, yung baga. O kaya baga, kahit-kahit lang. Pa-in-in namin yan. Ang sarap pag na-in-in na. Ayan siya. Ayan. Ganun lang po. Ngayon, eating portion na po tayo na kami makaalis na. Bubuksan po natin ang isa. Teka. Dito na lang. Nagmamadali po eh. At yung aking apoy. Ang tagal naman. Eka. Init na init. Ayun, kunin ko yung mainit siya. Aray ko. Rugoy, rugoy, rugoy. Huh. Ayan. Ayan. Hugutin ko lang siya. Ayun. Niribon ko eh. Kaya hugutin lang. Ayoko. Diyos me. Manyaman. Nakagawa tayo ng kakanin ngayon. Merienda. Aray ko. Aray. Recipe ng inang ko to. Pero, ayan. Ang ganda po ng latik niya, oh. Wow. Wow. Ay, sarap. Pero, dinagdagan ko po. Nag-twist po tayo ng mga, ayan, yung coconut na malalaki. String ba tawag dyan? Ayun. Kumainit pa, hugo. O, giddy ba? Nagmamadali po kami. Pasensya na. Kaya presentation mabilis. Ayan, luto na, oh. Oh. Kuy, manyaman. Oh, unang subo po para sa inyo. At sasama ko kayo sa baler doon. Magbibid, manghuli tayo alimango at saka kung ano-ano. Mainit. Naka-toothbrush na ako. Nakain ako. Almusal po eh. Mainit pa talaga. Hindi ko maluwa. Sarap. Yan po ang ating sumanlatik. Ang sarap niya kasi ang dami niyang ano, nyug. Nagbigay ng napakasarap na flavor. Ako may nagtatawag na. Ito po, hindi ko na po pagtagalin kasi nabusog ako. Babaunin namin tong iba. Makikita niyo, pag nag-video kami ito, pakikita kong kakainin namin ng mga bata. Katutbrush na ako eh. Init. Tama-tama po yung tamis niya. Kasi pag matamis po, hindi naman po masyadong masarap yung gano'n. Kung gusto niyo, tabangan niyo para kung matabang, pwede kayong maggawa ng syrup na asukal or kung ano man yung gusto yung itamis pa. Mayroon talaga. Hindi ko maluwa. Ang sarap po. Hindi ko mapapahiya sa inyo. Ito po, tatapusin na namin at yun, nagmamadali na. O, may dala na sa pangkalkal ng beach. Tingka, Aki, apo. Ano yan, pangkalkal? O, alis na tayo. Magbabaon tayo nito. See you po next video.